Okay, good day everyone. Patapos na naman ang araw. It's around 5:30. No, saba. 5:12. Kita ba? Ito na ang ginagawa kong orasan eh. 5:12 PM. Okay. Pasensya na kayo kung ito laging setup ko yung ginagawa kong background ng mga video ko. Kasi wala naman akong pwedeng pakitang background. Okay. May topic ulit tayo ngayon na dahil mainit-init ang mga lipo at mga, hindi lang lipo, mga battery. Pero concentrate lang tayo sa ano, sa lipo. Lipo 4. Lithium ion phosphate na battery. Okay. Sa mga nakakaalam na nung setup ko, yung battery ko ay lipo 4 24 volts, 200 amps, ampere. Yan, from Sir Falcon X Power yung brand. Kita ba? Basta ito, yung ang setup ko ay apat na 112 volts, 100 ampere hour. Nakaparallel yung tig-dalawa. Kaya 24 volts, 200 ampere hour yung rating niya. Okay. Wala nang patumpik-tumpik pa, punta na tayo sa topic natin. It's regarding life cycle ng ating battery. Kasi alam niyo naman, maraming nagki-claim na yung battery daw nila na tinitinda ay 60 cycle yung ano, yung tinatagal. Yung iba naman 3,000. Tama ba yung sinabi ko? 6,000 cycle yung iba. Yung iba naman, 50% DOD. Yung kanina, ano, 6,000, nahilo na ako. 6,000 cycle, tapos yung iba ay 3,000 cycle. Yung iba naman ay 2,000 cycle. Okay. Bakit nga ba nakukuha yung ganon? Kasi yung 6,000 cycle, usually naka-declare yun ng 90% DOD, meaning to say ginamit yung capacity ng battery 90%, so nagtira lang siya ng 10%. So yung ano naman, yung 3,000 cycle at 50% DOD yun. So meaning to say 50% ng capacity ng battery niya ay ginamit. Kaya ganun yung naging computation. Kaya yung ano, yung battery actually tatagal siya depende sa depth of discharge na ano ng paggamit ninyo. Okay? So kung lagi niyo siyang ginagamit ng ano ng 90% DOD, so mas mababa yung ano, itatagal yung battery. Pero mas maraming power yung nagagamit nyo sa pang-araw-araw. Pero ayun nga, sinabi nga, mas mababa yung span ng buhay ng battery. Okay? So sa 50% DOD, 3,000 cycle, na-prolong nyo yung battery life. Pero yung nagagamit nyo na power sa araw-araw ay mas konti. So, may kanya-kanyang advantages, disadvantage ko. So, kung prepare nyo na magamit agad yung or masulit agad yung binayad nyo sa battery nyo, eh kung ako sa inyo, gamitin nyo ng ano, ng 90% DOD lagi. Pero mas, ayun nga, sabi ko nga, mas mababa yung lifespan ng battery. Pero mabilis nyong mababawi yung ininvest nyo sa battery. Okay? Lalo na ngayon, palig sana sa pababaan. Pero kung conservative naman kayo at wala kayong pake kung magmura na yung mga battery, edi gamitin niyo ng 50% DOD or kaya kung conservative kayo lalo, edi 20% lang. Mas maproprolong nyo yung cycle nung yung lifespan ng battery nyo. So, kunyari, sa 90% DOD, usually, tumatagal yun ng 5 years.
as per ano as per research ko at as per tawag nun, interview ko dun sa mga experts sa ano sa mga battery lalo sa LiPo. So kung sa 50% naman ang lifespan nito humaba siya hanggang 8 to 9 years somewhere something like that. So kung 50% mas mahaba talaga yung buhay. So nasa sa inyo talaga kung gaano niyo gagamitin yung battery niyo. Kaya nang sabi ko kanina, kung gusto niyo agad makuha yung ano yung ROI niyo sa in a span of few years, sagadin niyo nang 90%. Pero kaya nang sabi ko kanina, consequence niya ay baba, mas mabilis siyang maubos yung cycle niya. Okay? Then, kung gusto nyong pangabayin, 50% DOD kayo. Ganun lang yan. Okay? Isa pa sa, ano, sa topic natin ngayon is yung paano nga ba nasusukat yung cycle ng battery. Okay? Nasusukat yung cycle ng battery depende sa discharge ninyo. Okay? Kung tatanungin niyo ako kung meron bang pang ano, meron bang device ng pang sukat ng natitirang kung ilan yung natitirang cycle ng battery ay wala pa akong alam. Okay? So ganito 'yan. So kunyari 50% DOD yung ginagamit niyo lagi. Kung nag-discharge siya ng 50% at nag-charge siya uli papunta sa 100%, meaning to say, naka-half cycle ka lang doon. Okay? Kasi 50% lang yung ginamit nyo doon sa total discharge capacity ng battery nyo. So, kung sinagad nyo naman ng 90 or 100, pwede kasing 100 minsan. Iganda na lang natin yung sample. Okay? So, 50%, kunyari isang araw, 50% bumaba. Okay? Tapos tumasulay dahil nag-recharge siya. Okay? Sa pangalawang araw, nag-discharge siya uli ng 50% at chinarge mo siya ng 100% uli. Meaning to say, naka-isang cycle ka in 2 days. Okay? Kung naka 100% DOD na, sabi ko nga, sample lang natin, exaggerated, para mas maganda yung computation. Kasi kung 90% may butal eh. So, sample, 100% yung sinet mo na DOD, sa araw na to, naubos mo yon at na-recharge mo siya ng 100% ulit. Ibig sabihin, naka one cycle ka in span of one day. Okay? So, nakita niyo yung ano, yung logic niya. So, kung 50% talaga yung DOD mo, mas matagal mo siyang gagamitin. Biruin niyo sa isang cycle. 2 days nyo pala siyang gagamitin. Doon sa 100% DOD, yung one cycle, one day lang. So, ganun yung nangyari doon sa computation kanina natin sa una. So, kung yung 50% DOD ay 6,000 cycle, yung for sure, yung 100% or 90%, kasi may mga factors na yun, ay divide lang siya ng 2 or half lang talaga yung approximately or equal to half lang nung 50% DOD. So, ganun po yun, okay? So, I think, yun lang. Sa mga may tanong pa or mga clarification or kung may mali akong nasabi, pakilagay na lang sa comment section at try nating i-discuss lahat. Kasi sa during discussion, doon tayo, gaya ng sinasabi ko sa ibang comment, doon tayo natututo lalo at naliliwanagan lalo yung karamihan. Okay? I think yun lang. Thank you. Bye-bye.